lechon kawali, ulam na may black beans, pansit at sinangag na kiniing. Sa aroma at itsura pa lang, siguradong mapaparami ka ng kain. Ito ang ilan sa espesyal na putahing matitikman sa Baguio. Pero alam niyo bang may espesyal itong sangkap? Ang traditional preserved meat na kung tawagin nila etag at kiniing. Sa mga native na mga alaga dito, halos isang taon mong alagaan bago mo katayin. Kaya siguro kakain sila ng karne once in a while, ganun, hindi araw-araw. And then kung may mga matira silang mga hindi nakakain, yun yung i-preserve nila for some other events or occasions like harvest. Si Roger, nakatutubong bontok, mahigit 30 years na raw ginagawa ito. Tinuruan siya ng tatay niya, pati na rin ng kanyang lolo. Ang una niyang ipapakita ay kung paano gumawa ng etag. Ang ginagawa namin, hindi namin hugasan yung karne. Diretso katay, then chop, then prepare na lang namin yung asin. Sa paggawa ng etag, 1:1 ang sukat ng asin sa karne. Kaya ang isang kilong baboy na gagawing etag, kakailanganin ng isang kilong asin. Matapos ibabad ng 2 oras ang inas ng karne, ibibilad naman ito ng 10 hanggang 20 araw hanggang sa tuluyang matuyo ang karne. Kumpara sa etag na binibilad lamang sa araw, ang kiniing naman ay pinauusukan. Aasinan muna ang karne. Pagkatapos itatali ito sa isang screen. At saka ipapasok sa mataas na drum para pausukan. Tumatagal ng hanggang 3 buwan ang kiniing habang umaabot naman ng hanggang 1 taon ang etag bago ito masira. Nakakatulong din yon sa pag-preserba ng karne kasi sa susunod na taon ka pakakatay ulit ng animal. Wala silang refrigerator, wala silang freezer, kaya kailangan mag-isip sila kung paano nila i-preserba yung isang pagkain. Pero kung noon ginagawa lang ito para hindi mabulok ang karne, ngayon ginagawa na rin ang itag at kiniing dahil sa natatanging lasang hatid nito sa mga putahe. Sa kainang ito sa Baguio, etag ang secret ingredient sa kanilang specialty. Isa sa mga pinakasikat na pagkain or delicacy dito sa Cordillera region ay ang etag. Kasama ko dito si Chef Saigar. Ito ay, kumbaga parang yempo ba ito? Yempo na pinausukan. Isa doon sa mga ituturo niya sa atin ay yung etag with black beans. Yes, ma'am. Tama ba? Yes, ma'am. Alright, sige, simulan na natin. Igigisa ang bawang, sibuyas at kiniwang etag. Sunod na ilalagay ang black beans. Eh, paano kung wala kaming black beans? Pwede bang ibang klaseng beans? Yung puti, yung lima beans, ganyan. Pagkatapos igisa ang mga sangkap, pwede nang ibuhos ang pinagpakuluan ng black beans. So kailangan hintayin natin siyang kumulo ng kumulo. Mga gano'ng katagal po? 5 to 10 minutes na pinakukuloan. Tatanggalin din ang scum o yung mga lumulutang na parang bula sa tubig kapag nagpapakulo ng karne. Pagkatapos ng 10 minuto, ready to serve na ang etag in black beans. Pag umunay sa bow. I like it. Masarap yung sabaw, masarap yung flavor. Para siyang ano, para kung kumain ng linisang munggo, pero mas labas na labas yung flavor ng karne. Ngayon, titikman ko yung etag. Medyo matigas pa yung itag, ano? Maalat itong ano na to, ha? Medyo matigas pa ng konti yung ano, yung karne. Siguro mas maganda pag magluluto kayo ng itag bago ninyo siya ihalo dun sa black bean soup. Talagang pakuluan nyo na po ng matagal para malambot siya, tender siya. Kasi otherwise, medyo, ano siya, chewy. Medyo tough siya ng konti. Pero yung flavor niya, yung asin at saka ano,
natural flavor ng karne ng buong. Masarap yung flavor. Kahit na a few pieces lang ang ilagay mo, talagang sasama na kaagad yung alat doon sa sabaw. Alright. Para naman sa mga hindi masyadong mahilig sa sabaw, meron din silang crispy lechong kawaling etag. Yung alat niya. Wow, super alat. Pili ko suka ang kailangan nito. Tsaka damdam, lasang-lasa mo yung taba. Woo! Alam mo yung kinakain mo, medyo makasalanan ng konti. Mmm! Kailangan ko ng kamit, kuya. Talagang, it's very sinful. Dito naman sa isang diner sa Baguio City, bestseller daw nila ang kiniing rice at kiniing pansit canton. Version daw nila ng mas pinaespesyal na sinangag ang kiniing rice. Kailangan po natin ng konting oil. Konti lang po kasi talagang may katabaan po yung ating kiniing. Pakukuluan muna ang kiniing na karne para lumambot at mabawasan ang alat nito. Since pinakuluan ko na siya, naluto na siya, so kunting isa lang. Little bit of soy sauce. And onions. Wala na akong nilalagay na kung ano-anong condiments, like mga pampasarap ba? Kasi talagang flavor pa lang niya, masarap na siya. Ito po ang ating kiniing rice. May twist, lalo na po kasi may side dish, masarap. Ang version nila ng pansit canton, mas pinasarap ng kiniing. Halina tikman ang kiniing pansit. Ngayon lang po ako nakatiim ng pansit na may kiniing po. The pansit is so flavorful and the kiniing, the pork, so tender, smoky flavored, just absolutely delicious.